Bukas na ba yung loan yan? So ito nga pa ngayon servo body ng Corolla 97. So kasama ito sa gagawin ko, kasi ang problema nito eh hindi stable yung idle nito. So pag naka-aircon siya, bumababa lalo yung aircon niya. So na-cleaning na namin to. Pangalawang problema nito, masyadong close yung butterfly ng, kung mapapansin dito, halos wala talagang makitang puwang. So ang gagawin dyan, i-adjust ko ng kaunti yan para magkaroon ng kunting opening ng butterfly niya. So gagawin ko muna ngayon. I-adjust ko muna tong adjuster ng ang total body ano niya, butterfly niya. So ayan, kung makikita yan, iilawan ko lang sa ilalim. So walang nakikitang puwang, kundi kumbaga saradong sarado talaga. So ngayon ang gagawin ko, i-open ko ng kaunti yan. Tsaka maganit kasi ang paghila nitong pagka nag-o-open ka ng throttle nito, kumakapit yung butterfly niya. So lalagyan ko lang ng kaunting opening, shadow kasing close. Ay, nagkakaroon na pero sobra. So babalik ko lang ng kaunti. So ayan, nakikita na may kunting opening nga. So dapat ganun, kasi kanina nakasarado talaga, walang open, saradong sarado. So magkakaroon ng problema sa idling kasi wala ganong hangin makakapasok. Pangalawa, gumaganit ito. Pagka ito nawala na yung ganit nito, masyadong napakababa. Sarado na, wala na makikita. So i-open ko kunti. So ayan na, nagkaroon na siya ng konting opening. Ayan, tsaka nawala na yung ganito.
makikita na baba taas meron na. Ayan. So yan na muna ang tamang adjustment yan. Hindi kasi masyado makikita dito. So pag inilawan mo dyan, makikita ng opening na yung butterfly nyan. So mayroon ng clearance na yung hangin pwede nang pumasok. Di tulad kanina na saradong sarado talaga. So stop ako dyan. Yung adjustment na yan, so i-close muna tong nut nito para mag-stay siya dyan sa clearance na yan. So wala nang ganit at may opening na siyang maganda. Ayan, kung napapansin, ayan, pagdating sa baba, ayan, nakikita nyo opening na yan. Yan lang ang tama nyan. Ayan. So okay na tayo sa clearance na yan ng butterfly. At saka importante, nawala yung ganit. Kanina kasi umiipit, so nawala na ipit niya dyan. So pwede na yan. Ang next step nito na gagawin, ito yung sensor ng IAC niya. So wala namang problema dito. Nagkaroon ng problema yung bulb, kasi yung bulb na to madilim na pa. Yung bulb na to hindi umiikot, so stuck up. Yan. So hindi ngayon siya mautusan. Dapat nito nagdidepende doon sa sensor, kasi yung sensor na to inuutusan din siya ng ECT puntang computer box. So kailangan mapagalaw niya to pagka nag-ergon ka. So utusan din niya to, gumalaw kung gaano kalaki yung opening, kasi ito yung bypass nung butterfly. Pag may load na kasi ang aircon, pag ganito lang ang opening ng butterfly mo, mabibigatan yung makina. So magkakaroon ng load, magbabibrate. Kaya ginawa tong design na to para pag nag-aircon ka, yung amplifier na papasok doon sa, siya magbibigay signal sa ECU, yung ECU naman tatakbo rito. At siya naman mag-uutos na i-open tong valve na to. So itong valve na to is stuck up. So pipilitin ko to para umikot. Ayan. Puno na ng carbon deposit to, pero matigas pa rin. So ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong apat na screw na yan para makita natin kung anong ginagawa nitong valve na to. So yung valve na to stuck up, hindi makaikot. Dapat malambot lang yan, free na free siyang gumalaw. So gagawin ko muna, tanggalin ko muna to. So matigas tanggalin tong mga screw na to. So ang isang paraan dito para matanggal to, kung mayroon kayong impact, yung manual impact mas maganda. Pero ngayon ang gagawin ko muna, impakin ko muna to, shakin ko muna to. Sige, shak. Sige pa. Kasi napakatigas, ang hirap tanggalin. Lakasan mo pa. Sige pa. Huwag kayo matakot kasi ito matatanggal naman talaga to eh. So kung sino yung gusto mag DIY, sundan nyo lang to. Magagawa nyo rin to. Kahit sino pwedeng gumawa nito. Alamin mo lang kung paano yung proseso ng paggawa nito. Medyo matigas lang. Pero pag nasyak yan, siyak pa ulit.
lakasan mo pa. Pa, lakasan mo. Push ka muna. Ayan na. Medyo ilakas-lakasan lang namin ang pag-shock nito para matanggal talaga. Ayan, natanggal naman ah. So, ganun lang. Tatanggalin na lang yan. So, may adjustment din dito sa likod ng bulb na yan. Mayroon diyang coil. Pag nainitan kasi yan, halimbawa malamig pa. Pag nainitan ito, kusa rin itong magko-close pabalik para yung minor niya babalik sa tamang minor. Yun ang purpose nitong nandito dito. May coil to eh. Pag nainitan naman yung coil na yun, kusang magre-react yun. So, ang gagawin nun, kasi pag malamig pa, mataas ang idle nyan. Pagka nakaramdam na ng init yan, unti-unti ngayon magbabalik sa idle position yung bulb na to. Itong bulb na to. Matigas to. Pero aalisin ko para mapalambot ko to. Kasi punong-puno na ng carbon yan. Ito yung IAC ng Corolla 97. Ayan. Ayan yan siya. Ayan yan. Doon sa mga gustong matuto, mag-aral, lalo na pagka sasakyan mo at gustong mga likot, siyempre kahit sino gusto, siya na rin gagawa. Bigyan mo ng oras yung sarili mo para matuto ka dito. Magdi-DIY ka nga. So, tatanggalin ko na yung bulb na to. Ayan. So, ayan yung bulb niya. Ganyan siya ang condition ngayon. Marumi. So, walang problema yan kasi itong dumi na yan, sa cooling system galing yan, yan yung corrosion ng tubig na dumadaloy dito sa area na to. Kasi ito yung sa bypass na cooling system niya at ito naman yung suction niya, vacuum. So, ito yung pipe na to sa vacuum to. So, yan yung barbola niya. Ngayon, ang problema nito is yung itong gasket niya, yung o-ring seal niya. So yung o-ring seal na lang, kung wala kang pamalit, pwede mo pa rin siyang ibalik. Ingatan mo lang, huwag maputol. Kasi ito, matagal na panahon na nandito yan. Kakapit talaga yan. So, kumuha ka lang ng maliit na flat screw para tanggalin mo siya. Sundan mo lang yung groove nito habang tinatanggal, tapos saka na lang lilinisin. Pag ikakabit na, syempre maglalagay ka ng sealant para magkakaroon ng maganda-gandang sealing tong area na to. So ito, ang bago nito is bilog pa, kasi bag pa yon, o-ring kasi to eh. So dahil gamit na, flat na siya. Yun ang condition nito. So, pwede pa naman yan kung wala kang ibang pamalit dito. Kuwera na lang kung meron kang bagong biniling IEC niya, yung ayak niya, kasama to, yung assembly. So, tabi muna natin yan dyan. At ito, ito yung lilinisin natin. Ito yung bulb niya. So, yung bulb na yan, sarado. Ayan o, nakasarado, hindi siya naka-open. So, ang gagawin natin para mag-open to, kasi gagalaw siya ng... Paano ba makita itong barbola nito? Ito kasi gumagalaw ng close-open. Ayan, no, nakita nyo, gumagalaw siya. Ayan, gumagalaw yan. Pero hindi sumasagad, dapat may sagad pa. Ayan, sinasagad ko ng pilit ng konti para, kasi yung ganit niya, andyan-dyan. Pero ngayon, okay na, malambot na siyang gumalaw. Pero ikakarbonize natin yan para mawala yung carbon deposit yan sa loob.
So yan ang sitting niya ngayon dyan. Hanggat maaari huwag nalang baguhin ito, kasi hindi naman kailangan baguhin ito, nakasit lang siya dito. Init ang nagdadala, init ang nag-ooperate nung coil na yan nandiyan sa loob. So pagka nainitan yun, magre-react din itong bulb na to. So lilinisin ko muna to, yung ganitong dumi na to. Pagkatapos papakita ko sa inyo. So gagamit lang kayo ng carb cleaner. Huwag nyo nang kutkutin ng kung ano, carb cleaner na lang, tsaka isprehan mo lang ng compressed air. Mawawala at yan. Ito, kukutkutin mo to para mawala yung dumi rito. So wait lang, lilinisin ko muna. Kailangan ng simple carb cleaner. So mayroon akong cubic carb cleaner dito. Yan. Yan ang available, mayroon ako dito. Yan. Yan ang gagamitin natin pang decarbonize dito sa stock up na bulb. Pero ito nagalaw na kasi nga pinilit ko siya. So yung mga carbon deposit niyan, katulad nito, yan, nakikita mo yung condition niya, no? Ayan, ang daming carbon, no? Ayan, nakikita mo yung carbon or dito na lang sa lang, ayan, nakikita mo, pumapatak yung dumi. So carbon yan na nakadeposit dyan. Ayan. So alisin ko muna yung dumi niyan at alisin ko muna tong mga corrosion na to para maging malinis. Pati na rin to, lilinisin ko na rin siya. So ganun lang gagawin, alisin lang na, i-screwin mo lang muna yung mga nakalipos itong ano dyan, corrosion dyan. Ito yung Kobe carb cleaner na gagamitin ko. I-sprahan ko lang muna to, sandali. So, antayin ko munang malusaw konti yung carbon niya bago siya isprahan ng compressed air. May file na lang, pero huwag nyo masyadong diinan. Aalisin lang yung mga nakadikit ng ano dyan, dumi. Pwede rin naman siya gamitan ng liha, pero para mas maganda ang pantay siyang linisin, pwede na itong file gamitin. Pero lang para malinisan tong paglalapatan ng ano niya, ng O-ring seal. Basta pagkatapos niyan, lagyan na lang ng konting sealant. Hindi naman ito dinadaanan ng gasolina, kaya pwede na sealant dito. So isprayhan ko uli. Ayun na, medyo naalis-alis na yung carbon niya. Importante lang eh yung carbon maalis-alis ng konti. Para walang pipigil sa paggalaw niya.
Alamot lang siyang gumalaw ngayon. Kanina ang tigas talaga. So isprayhan uli. Hanggang sa mawala yung nakadikit na mga carbon dyan. Kasi importante sa lahat yung pre siyang gumalaw. Kasi true magnetic lang tong ano nito eh. Nautusan na to eh, mag-uupin na yan pagka may pumapasok na bultahe dyan sa sensor na yan. Yan, gumagalaw naman na wala naman ang problema. So, kung may brush kayo, brushin nyo para maging malinis naman. Tapos isprayhan uli. Hindi ko na pinapakita yung pag-spray dahil chemical tong pinang-spray ko, medyo delikado to sa balat, sa mata. So tinatago ko ang pag-spray dahil pag natalsikan yung mata mo na ito, delikado. Binababa ko lang siya. So kailangan na lang ng air nito, i-blow na lang ito ng air para maging malinis yung nasa loob niyan. So itong rubber nga para maiwasan, para hindi mamaga kung wala kayong pamalit dito. Huwag na huwag niyong basahin sa gasolina or kahit anong carb cleaner, kasi pag namaga ito, hindi mo na maipapasok to. So ingatan niyo na lang na hindi mabasa. Itabi niyo na kaagad para pagkabit niyo. Yun pa rin ang porma niya. Pag nabasa ito ng gasolina, mamamaga, lalaki. So pagkabit mo, hindi mo na maikabit. Kailangan mo ng panibago. So yun ang dapat ingatan, na hindi siya mabasa ng gasolina or carb cleaner. Isa sa mga dapat ingatan po. Kung walang kapalit. Pero kung may kapalit, mas maganda mapalitan. Pero kung wala, yun nga. So ingatan na lang. So ito, malinis na siya. Ayan. Pwede na siyang ibalik. At yung bulb na yan, napakalambot na siya ikutin. So itong bulb na to, ang purpose nito, itong butas na to is ito yun. Ayan, ito yun, dito siya nakakabit. Ayan, ganyan ang kabit niya. So kaya mayroon siyang bulb na yan. Ang purpose niyan, pag nag-aircon, ito yung butas na galing sa labas at ito yung butas na galing sa loob ng ayak, itong ayak na to. Ayan. So ganyan siya. Pag ito nag-open, kasi usually pag malamig pa, medyo mataas ang minor niyan, ganyan. So magre-react yung ACT, bibigyan ng signal to itong sensor na to, unti-unti siyang magko-close. Nakikita nyo, pag malamig pa, naka-open, pero hindi yung wide open. So ano lang, mga 1500 RPM, mag-open siyang ganon. Tapos maya-maya makikita mo, unti-unting babalik ito sa close position at magmi-minor siya hanggang 7.5 hanggang 8. Kaya mayroon to, kasi dito siya kukuha ng hangin pagka malamig pa sa bypass na yan. Ayan. Sa bypass na yan. Ayan. Nakikita nyo may butas dyan. Ayan. 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 Ayan, butas yan, na konektado dito sa ayak na to, bulb. So pag nag-open itong ayak bulb na yan, kukuha siya ng hangin dito galing sa labas at ipapasok niya sa loob. Kaya pag tuwing under mo sa umaga at malamig siya, tataas talaga minor niya. Tapos maya-maya, unti-unti siyang bababa.
dahil magre-react itong valve na to, bumababa, magko-close position hanggang sa mag-idle siya. Pag nag-idle siya, dito ngayon siya kukuha ng hangin sa butterfly na yan. Yung butterfly na tinuturo ko na yan. Mayroon kasing daanan ng hangin dyan yan. Ayan, kung mapapansin nyo yan, mayroon siyang puwang. Yan yung hangin na dapat mapasok lang pag naka-idle. Depende dun sa seating ng idle. Pero ang pinakamagandang seating, 7.5 hanggang 8 lang. Ayan, kaya mayroong butas dyan. Pag sarado tong valve na to, siya ang magbibigay daan ng hangin papunta pa loob ng makina. So kaya mayroon to. Kaya pagka gusto mong pagalitin ng makina, i-open mo lang tong butterfly na to. Ayan. Yan ang purpose nito. Ayan, yung opening na maliit na yan, para sa idle lang yan. Ayan. Pagka nangangailangan ka na ng lakas ng makina, mag-o-open na itong butterfly na yan. Depende dun sa apak mo, sa gusto mong mangyari sa makina. So yun, kung kulang man paliwanag ko, pagpasensyaan nyo lang. Pero ito yung trabaho ng IEC valve. Yan yung trabaho niyan. Kung bakit tumataas tuwing umaga at malamig ang makina, siya tumataas. Dahil dito, inuutusan siya lagi na pag kailangan niya tumaas, naka-open siya. Yan, open yan. Ito yung close position. So pag nag-close position yun, doon kukuha sa butterfly ng hangin lang, naka-idle ka lang. So pagkakailangan mo ng aircon, utusan naman yung sensor na to, papasukan niya ng voltahe, itataas niya ng let's say 9.5 RPM. So mag-o-open siya ng ganung kalakas, depende sa setting. Pero yan, ano na yan, electrically controlled na siya. So alam na ng ano kung gaano kataas yung opening niyan pagka nag bukas ka ng aircon. So bukod dito, mayroon pa siyang backup sa aircon na nakakabit dun sa body. May valve pa siya roon. Pag halimbawa nagluloko to, mayroon pang isang gumagana dun. So ito yung tungkol dito sa servo body ng Corolla. So natapos ko na linisin to. Ito naman ang lilinisin ko ngayon. Ito yung trabaho ng ano, trabaho ng yung ayak na yan. Ibig sabihin idle air control. Yan yung ibig sabihin ng ayak. So, kunting linis-linis lang hanggat sa malinis mo siya. Pag nawala na yung mga corrosion, carbon deposit diyan, pwede mo nang ikakabit. Kaya nga kung mayroon kang pang carb cleaner, so bigyan mo muna siya, linisin mo muna siya, sprayan mo muna siya para maalis yung mga dumi. Pati yung carbon nito sa dalawa na to. Ito yung kinokontrol ng ayak valve, tong butas na to. Pagkakailangan niya ng hangin galing sa labas at lalaki yung open ng valve, papasok dito, magbabypass. So kaya nandiyan tong ayak na to. So yun lang muna ang ituturo ko tungkol dito sa IEC control valve niya. Yun muna ang i-explain ko sa ngayon. Maybe next time siguro yung tungkol naman sa TPS na to. Kung anong trabaho ng TPS na to. Pero sa ngayon, ito muna ang topic ko ngayon. Kung bakit ang problema ng idle mo yung nagbabago-bago is dito yun. Kasi stuck up nga yung valve niya, hindi makakilos. Tapos wala sa ayos yung seating ng yung butterfly nito sa opening ng idle niya. Kaya yun, dito muna ang topic ko. So maybe next time na lang yung pagdating dito sa TPS na to.
So ikakabit ko na to para siyempre nilagyan ko ng sealant yan. So, lalagyan na lang ng konting sealant para magsisil siya. Dahil meron din mga pasok na coolant dito. So, pag kaya hindi maganda, maaari yung tubig dito, papasok dito, hihigupin ng makina. Kaya, delikado. Kailangan isisil pa rin yan para hindi siya makahigup ng tubig dyan. Simple sure na to, tubig dito. So, pagka nakatawid ng tubig dito sa bulb na yan, suction to, hihigupin niya lagi yung tubig kaya napupunta dyan. So, para maiwasan yan, lagi nakasil dyan. Sisecure mo yung lugar na yan na hindi siya pasukin ng tubig. Kasi yung gasket nito, luma na. Yun. Kakabit na natin tong ayak bulb na to. Importa yan, lambot. Malambot siya ngayon pihitin. Madali siyang kumilos. Wala siyang sabit. Pininturahan ko lang siya ng high temp. Aluminum kulay. Silver. Basta high temp para medyo kahit mainit. Hindi siya basta-basta masisira yung pintura. So ayan na. So ito pagkabit nito sensor na to, mayroon din tamang clearance to kasi gumagalaw to. So kung gusto mong matimplang maganda, pagkabit na doon sa makina, pwede ka nang gumalaw doon. So usually pagka nagkabit ka niyan, so ang sensor na 'yon isagad mo lang pa counterclockwise. Counterclockwise lang ang sagad mo ng kaunti. Pag tiningnan mo siya, ito yung clockwise, ito yung counter. So i-counter mo siya. Doon mo lang siya ilagay sa counter na 'yon para magsarado yung bulb niya. So mamaya, pagkabit mo na, makikita mo na kung may pagbabago. Pag may pagbabago, madali na lang yun. Magagawa na ng paraan yun. Pero yun ang tamang position dyan. So, finish na ito. Nalinis na. At yung tungkol sa butterfly nito, parang mababa pa para sa akin. So,
So, ano ko na lang ito, adjustan ko na lang uli ng kaunti ito. So, yun lang. Pwede na siyang ikabit. Thank you.